Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Paano? Masarap din kulitain ang mga magagandang alaala dito. Kasama ang mga naging mahal ko sa buhay noon. Mga taong nawala na lang bigla sa isang biglang. Sinungaling ka, Oscar? FBJ. Isang magandang gabi na naman, mga kaprobensyano. Kumusta pa kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Nasaan ba kayong dako ng mundo ngayon at saan kayo naroroon? Lagi po tayo magdarasal upang gabayan tayo lagi ng puong may kapal. At sa mga oras nga na yun ay sinabihan dito ng doktor itong si Aurora na kalmado na ang kanyang papa, ngunit ihanda na ang sarili kung ano man ang mangyayari dito dahil nga 50-50 na ang kanyang buhay. At ganoon na lang ang pag-aalala dito ni Aurora at pinagdarasal ang kanyang ama na sana'y bigyan pa ng isang pagkakataon upang makapiling niya at magbago at kanyang papatawarin ito sa huling pagkakataon. At sa mga oras din na yun ay tinawagan naman itong ni Lito Bilmoria, itong si Lily, at sinabi niya dito ang kanyang balak. Natutuluyan daw niya nga dito si Don Ignacio upang makuha na ang mga kayamanan o kapangyarihan dito sa Norte. Ngunit sinabihan siya dito ni Lily na hindi basta-basta itong si Don Ignacio at marami itong kapangyarihan o malaking kasakop niya dito at marami sa kanyang tumutulong. Kaya sinabihan dito ni Lily na gamitin na lamang niya dito ang Black Ops upang nga gawin ang plano nito. At sa mga oras din na yun, ay tinawagan naman dito ni Lito itong mga Black Ops. Ngunit nag-aalinlangan itong si Major De Vela dahil alam niya rin ang kapangyarihan dito sa Norte ni Don Ignacio. Ngunit sinabihan naman dito ni Lito Bilmoria ang mga Black Ops na huwag mag-alala dahil nga mas malaking tao ang nasa likod nila. At sasabihin nila dito ang sumusuporta sa kanila ay itong ang unang ginang na si Madam Lily. At sa pagkakataon din yun ay nakita na nga dito ng mga kalugar ni Presidente Oscar ang kanilang kinaroroonan at tinawag dito ni Paing ang kanyang lolo na si Lolo Sebastian at nagulat ito sa kanyang nakita. At galit na galit nga ito at sinabihan ito si Presidente Oscar na kung bakit pa bumalik dito sa kanilang lugar dahil nga sa kanyang ginawa noon at tinakasan ang kanyang obligasyon at hindi man lang tinulungan ang mga kababayan nito. Ngunit sinabihan siya ni Oscar na ginawa niya ang lahat nung siya ay naging abogado pa. Ngunit hindi nagsalita ang kanyang mga kababayan dahil nga natatakot dito kay Don Ignacio. At ito naman si Ambo ay sinabihan itong si Lolo Bastian na igalang naman itong si Presidente Oscar at kahit paano ay presidente pa rin siya ng Pilipinas. Kaya sinabihan dito ni Lolo Bastian itong si Presidente Oscar na ikwento na at isabi dito ang nakaraan niya dito sa Norte. At kailan naman dito ni Elizabeth kung totoo nga ang mga pangyayaring iyon. Sinabi naman dito ni Presidente Oscar na tinulungan niya ang kanyang mga kababayan noong siya ay abogado. Ngunit hindi nga nagsalita ang mga ito at hindi tumistigo. Kaya wala nangyari sa ganung kaso. At sa kabilang dako, ito namang si Mara ay tinipon ang kanyang mga kasamahan at sinabihan. Kasama niya dito si Lucas. At tuloy-tuloy na nga ang kanilang lakad. Ang kanilang misyon ay papatayin nila ang isang masamang tao. Nabayad na nga ang kliyente nila dito. At sa di kalayuan ay natatanaw naman dito ni Lolita at ni Armando at tuwang-tuwa dito ang mag-asawa dahil nga desidido na ito si Mara na gumawa o gawain ang huling mission nila dito na malaki ang bayad. Kaya naman ang sabi ng dalawa ay malaki nga ang pakinabang nila. Sabi naman dito ni Armando, si Mara lang ang katuparan ng kanilang mga pangarap at hindi alam ni Mara dito na siya ay isang ampon nga lamang. Kaya naman gagamitin lang sila dito o gagamitin lang siya ng mag-asawa. Samantalang patuloy na nagpapalakas ang aking mga bida at sila ay lulusog nga dito kila Presidente Oscar sa palasyo. Ngunit walang kaalam-alam ang ating mga bida na nasa Norte na rin itong sila Presidente Oscar kasama nga dito si Ambo at Elizabeth. At sa huli ay magkikita-kita sila dito. At pag nalaman dito ni Cardo ang buong katotohanan, ay siguradong lulusog na sila dito sa palasyo at isa-isahin na ang mga kalaban. At marami pa tayong pakasubaybayan dito, mga kaprobinsyano,
Dahil nga sa huli ay malalaman ni Mara na siya ay ampun lang at ang kanyang tunay na ama at ina ay itong si Presidente Oscar at itong anak ni Don Ignacio na kanyang tunay na lolo at siya mismo ang bumaril dito. Ito ang patuloy nating kakabangan sa baybayan mga kaprobinsyano. Nandito lang po muna ang ating latest update dito sa paborito nating teleserye, ang Probinsyano. Maraming salamat sa panonood and God bless.